Because after that, we will ask you to have a 25 silver year peace. Naku, Brumari, naniniya si Mai. Okay, bloom na muna. Wish, wait, alish muna kayo. Pwede muna kayo. Then after going. Sabi ko nga, ang alam talaga yung nagbabayan sa family. Kasi iisipin mo yung pagiging kinabukaso nila, iisipin mo ba yung mararamdaman nila, iisipin mo yung buhay nila kung sira ang kanilang pamilya. Lahat ng bagay, pwede mong pagbigyan, pagtyagaan, pwede kang mag-PS, alang-alang sa pamilya. Pero ang lahat lang yun na hindi mo magagawa kung hindi mo kasama ang Panginoon. Yes, amen. Salamat sa Panginoon dahil binabayan niya tayo. Kahit hindi perfect yung relationship natin, kahit nung umpisa nag-a-adjust tayo, maraming away, kala ng lahat, hindi kami perfectong mag-asawa. Marami kaming mga bagay na in-adjust namin ang isa't isa. And we thank the Lord kasi yung desire ko na makasama siya sa trabaho, na doon sabi nga ng iba hindi daw mag-work yung magkasama ang mag-asawa sa isang bahay kasi hindi magkakaintindihan. Pero yung desire ng puso ko yung ma-establish yung relationship namin bilang yung husband and wife kasi kung hindi kami magsasama at naririto kami sa isang lugar, baka hindi kami mag-work out o hindi magtagal yung relationship namin. So, pinapili ako ng boss ko before, I will increase your salary, you stay with me. Pero sabi ko, minsan you need to choose me. Kapag kalooban, kalooban. Pero para sa akin, kalooban kasi mag-asawa. Pero siyempre, magkaiba kami ng personalidad yun nga yung ano. Pero salamat sa Panginoon kasi nag-work yung sacrifices, yung pananalangin sa Panginoon. Tsaka yung design ng puso mo na mag-stick kayo as a family, as kayong dalawa. Kasi doon tatatagal yung relationship nyo. So I thank the Lord for that and para sa asawa ko, lagi kong iisipin, natatandaan, hindi ko man, though every day we say I love you, pero sa puso ko, yung sa akin lang, i-ano sa puso mo, sa isipan mo, no, yung kasi yun yung hinihingi niya, yung parang, walang assurance na mahal ko siya bilang asawa. Pero yung confidence niya, yung trust niya na hindi niya iisipin na hindi ko siya mahal at hindi ako kumbaga half-half lang. Pero ang totoo, mula nung binigay ka ng Panginoon sa akin, ikaw na yung sa'yo ko na tinalagay yung buhay ko. So, ano man yung nangyayari, marami mga takot ko sa Panginoon sa mukuha ko yung mga bagay na
maaari mag-usay yung pamilya. And I thank the Lord sa buhay mo. Tsaka solemn yung music. Surprises na meron sa mga gifts na hindi mo ina-expect. Maraming bagay ka namang ina-express yung pagmamahal mo sa mga maraming kapalaman. Salamat sa lahat ng mga bagay na ginawa mo din sa aking pamilya, sa mga bata. So, salamat sa pagmamahal. Kinakabahan lang sila. Pinapawisan na yung talaga yung unang panahon. Yung antag ni Kuya Marlo, pinagpawisan. Sa trabaho. Kasi basketball sa gabi o sa ibang ano araw. Ilang ilip ko dati. Even dito sa church sa unang panahon na miskip talaga ako or miska po sa gawain. Sa nung nasa social ministry pa ako, talagang pag may laro ng basketball, takbo agad ako doon, magahapon. Even sa pagsama namin na, sabi niya, naglo-lawing siya na magkasama kami sa isang trabaho. Kasi po, sige, pag-train lang natin, pag-train. But deep inside sa akin, talagang ayaw ko muna kasi para bang matatali na ako, magkakaroon ako ng closure, parang ganun, parang hindi na ako makakilos na maayos, parang mawala na ako ng trade up. Maganda yung pagkilos ng Diyos eh. Hindi nga natin alam kung ano yung plano ng Diyos. Although may plano tayo, pero yung plano ng Diyos na magsama kami sa isanan para pareho kami lumago, pareho kami gamitin ng Diyos, makita, paano kami mag-excel, paano kami lalago sa aming pananampalataya at sa kung paano kami makapag-contribute sa isa't isa bilang isang mananampalataya. Ako po yung napapasalamat una sa gumawa nito. Hindi ko talaga yung na-expect. Kala ko anong bakit pinagkakalat dito. Amen. Salamat sa mga nag-effort. Nasabot pala si Pastor Raymond dito. gusto ko lang i-share sa inyo. Sabi niya, may mag-alabi na tayo ng silver wedding anniversary. Sabi niya, pakasal kaya tayo. Sabi niya, nag-usap kami last time. Hindi ko magawa ko rin, pakala ko ano yung mangyayari. Sabi ko, bakit kayo ganyan? Sabi ko, ano meron? Akala ko naman, mayroong shower party. Sabi nga ako, kay Pukoy eh. Pakala ko siya yung shower party si Kaya. Bridal shower. Yung pala, salamat sa mga accomplish mo. Ang gagaling, talagang nakabuhan. Bilang asawa, si Myra, talagang, although yun nga, sabi niya nga, hindi ko naman siya pinagdurutahan. Dahil sobrang ganda ng asawa ko. Sobrang ganda ng asawa ko. At maraming mga bulero dito mga lalaki. Napakatatamis ng mga dila dito ng mga lalaki. At maraming mga naging biktima. Hindi naman sa inano ko yung mangyayari ka ng mga bagay. Inano ko lang na gusto ko lang yung assurance na ako lang mahal mo, huwag ka na makikipagan dyan. Huwag ka na makikipag-usap sa iba pa. Dudulahan, pero nilalambig ka. Sa kong selos lang. Hindi naman selos na matatawag talaga. Parang gusto mo lang maglambing na parang ako lang talaga. Parang ganyan. Hindi ako nagtududa sa kanya. Sa kong naglalambing sa pinong kaparaanan. Ako yung papasalamat sa Diyos kasi sabi nga ni Pastor Pena, ang lahat ng bagay ay pinapanalangin. Nilive mo na lang, Vic. Ang magiging kapartner sa buhay. Even though hindi ko siya pinag-pray. Paano ko siya yung live mo? Pero pinag-pray siya ng marami. Live yun, yun. Napasak-live. Ayusin mo. Kasama na rin ang mga magulang. Although mga magulang sa ngayon ng panahon ay against sa kanya. Kaya nga hindi ako mag-drive. Na-realize na ako mga tanaking lalo-lalo na isang mabuting asawa ang aking spider. Tapos ito na lang yun. Nakita niya yun. Kung paano siya nagiging hadlang sa aming pagsasama ng unang panahon. Dahil nakita niya yung mga negatibo lang, which is walang basihan. No? At yun ang napatunayan namin sa kanya. At katunayan,
ng ano, ng pagkakara, nakikita na ganyan. Ano sa pare? Masigisod. At yun, nakita ko na si Myra, gaya nga sinasabi ng mga matatagal na nakakilala sa amin, si Myra may boyfriend na unang panahon, kaya sumingit lang ako. But sabi ko nga sa inyo, kahit na may boyfriend siya, hindi ko inagaw. Kalooban ng Diyos yan. Kalooban ng Diyos yan. Kahit ano pang mangyari, kung ito'y pagkakalob sa'yo, dahil sa pamamagitan ng paralam, yung pagkakalob sa'yo ng Diyos. Pray lang, pray. Ganun lang kasimple. Pero effective na kapamalam.